Okay, dito tayo sa ito yung tanong, no? Anong ibinibigay ng Panginoon na babala tungkol sa kanyang pagdating? Merong babala ang binigay ng Panginoon tungkol sa kanyang pagdating, atin itong natunghayan kanina at gusto kong uulitin. Kasi ating pag-aralan ngayon ang tungkol sa pagdating ng Panginoon na hindi po ito sikreto. Ating titingnan ang pagdating ng Panginoon sa biblical na paraan, ang nakasulat sa Biblia patungkol sa kanyang pagdating at lahat ng mga talata patungkol sa kanyang pagdating, patunayan ko ngayong gabi na hindi ito sikreto. At sumagot si Jesus, sinasabi sa kanya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. No, ito yung babala na binibigay ng Panginoon. Mag-ingat tayo na huwag tayo mailigaw ninuman sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Anong layunin sa pagdami ng relihiyon? Anong layunin sa pagdami ng mga nagtuturo? Ay ang layunin, sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng mga relihiyon na nagtuturo tungkol sa Panginoon ay dadalhin kayo sa kaligtasan. No? Kapag mayroong magsasabi, no? Ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At dito sa 25, behold, I have told you before, wherefore if they shall see you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the chamber, believe it not. Ito yung babala na binibigay ng Panginoon pag mayroong magsasabi na nasa deserto, nasan doon sa isang certain locality, nasa isang kwarto, huwag kayong pupunta, huwag ninyong paniniwalaan. Ito ang babala ng Panginoon sapagkat ang paraan, ang kung paano darating ang Panginoon, katulad ng isang kidlat. For as the lightning comes from the east and plus to the west, also will be the coming of the sun. No? Katulad ng kidlat mula sa silangan hanggang sa kalunuran, tapos yung muna yung katulad ng kidlat, hindi kidlat kundi katulad ng kidlat. Pagkatapos noon, bababa ang anak ng tao at makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Ito po ang paraan. So ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito sikreto. Ang sinasabi ng Biblia, that is literal event, hindi tahimik. Mayroong katulad ng kidlat mula na magpa-plus mula sa silangan hanggang sa kalunuran, ganun ang pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia, sikreto ba ang pagdating ng Panginoon? Kukunin ba niya ang maliligtas na hindi nakakaalam? Alam niyo kung ating pahintulutan na totoo ang tuturo ng secret rapture, kung ako matuwid at kung i-rapture ako ng Panginoon, hindi matatapos yung aking pangangaral. No? Kasi marami pa akong ituturo, tapos i-rapture na ako ng Panginoon, lahat ng mga lingkod ng Panginoon ay kukunin niya. Sino na lang ang natitira? Wala nang mangangaral. No? Mapapansin ninyo? Pero mula ang record sa Biblia, lahat ng nangaral mula sa kapanahunan ni Jesus Christ hanggang ngayon, wala pang record na mayroong nararapture. Kung mayroong nangyayaring rapture, pelikula lang yan. No? Interpretasyon lang yan, pero sa totoo na buhay, wala pang nangyayari na mayroong nararapture sapagkat ang rapture, ito po hindi biblical. So ang pagdating ng Panginoon, ating pag-aralan, ano po ang paliwanag ng Biblia? Literal event, ang kanyang pagdating. No? Literal event, tandaan ninyo, ang pagdating ng Panginoon hindi sikreto, kundi ito po'y literal event. Saan natin mababasa? Sa Gawa 1:11. Kung inyong babasahin ang Gawa 1, umpisahan ninyo sa 9. Sapagkat bago umakyat si Jesus Christ sa langit nang nagkakaroon ng ascension, umakyat siya sa bundok ng mga olibo kasama ang 12 niyang mga alagad. 11 na lang. Napagkadating nila doon sa Mount Olive, sabi ni Jesus Christ, all power and authority has given unto me. Go ye therefore. Binigay niya ang the great commission. And the same, pagkatapos noon, sinasabi ni Jesus Christ ang commission ay umakyat na siya sa langit. At habang umakyat si Jesus Christ sa langit, tinatanggap siya ng mga alapaap at nawala sa kanilang paningin ang mga alagad, nakatingin pa rin. Nakatingala pa rin sila sa langit. Pero sa versikulo 11, anong sabi ng 11? Sabi ng mga anghel, bakit kayo nakatingala sa langit? Mayroong dalawang witness. Itong Jesus, no, na kinuha mula sa inyo ay babalik ito muli. Anong sabi ng mga anghel? The same Jesus which is taken up from you.
unto heaven shall come in like manner as have seen him go in heaven. Itong Jesus na inalis, na umakyat sa langit, ay naninyong nakikita, no? Shall so come in like manner. Babalik ito na katulad ng inyong nakikita. Paraan kung paano ninyo nakikita. So, ang pagdating ng Panginoon, literal. Literal siya na umakyat at literal din siya na babalik. Nakikita siya na umakyat ng mga alagad, makikita din siya kung siya'y babalik. No? Ito yung sinasabi ng talata. Kaya nga, ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito sikreto. Mayroong babala ang Panginoon. Kapag mayroong mag-interpret ng sikreto, mag-ingat kayo, hindi po yun sa Panginoon. No? Hindi lang literal ang pagdating ng Panginoon, ito po'y glorious event. No? Maluwalhati na pangyayari ang pagdating ng Panginoon. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward every man according to his work. No? Ang pagdating ng Panginoon, mayroong kaluwalhatian ng Kanyang Ama kasama sa kaluwalhatian ng Kanyang mga anghel. No? Kung magkagayoy darating si Jesus Christ at bibigyan niya ng kantimpala ang bawat isa sangayon sa kanilang mga gawa. No? Mapapansin ninyo, mayroong kaluwalhatian, will be a glorious event with the glory of the Father, with the glory of the angels, and with the Son. No? Kaya nga, hindi lang glory ng Father. And when the Son of Man shall come in His glory, mayroong sariling glory si Jesus Christ. And the holy angels with Him, then He shall sit upon the throne of His glory. Na mapapansin ninyo, hindi lang glory ng Father, kasama niya lahat ng mga anghel. Ang mga anghel, mayroon din silang glory. No? Kaya mapapansin ninyo, nang nabuhay si Jesus Christ, isang anghel lang. Yung mga bantay sa libingan ay nabuwal sila, na parang patay, nung nakita nila ang kaluwalhatian ng mga anghel. Hindi isang glorious event ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito sikreto. And before Him shall be gathered all nations. He shall separate them from one another as shepherd divided his sheep from the goats. No? Ipaghiwalay na. Kapag darating ang Panginoon sa lupang ito, ipaghiwalay na ang mabuti at masama. Wala nang second chance. No? Mapapansin ninyo yung talata, kapag siya darating sa kanyang kaluwalhatian, ihiwalay na niya ang mga tao sa dalawang grupo. Katulad ng nagbabantay ng tupa at mga kambing, ipaghiwalay na niya. Ngayon nga, mapapansin ninyo, kaya nga ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito secret, but it will be glorious event. There will be audible evidence. No? Mayroon po, mayroong audible evidence. No? Ano bang audible evidence? Ay, hindi tahimik, no? Ang aming Diyos ay darating at hindi tahimik. Mayroong marinig tayo kapag siya ay dumating. No? Kaya mga turo, katuruan sa secret rapture, walang nakakaalam, walang nakakakita, walang nakakarinig. Pero kapag dumating siya, mayroong audible evidence na ating mababasa sa talata. No? Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Hindi tahimik ang pagdating ng Panginoon. Hindi sikreto. Kaya nga ito yung sinasabi ng talata. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. No? Kapag darating siya, no, mayroong audible evidence. Siya ay tatawag sa langit, sa itaas at sa lupa upang hatulan niya ang kanyang bayan. No? Pisanin mo ang aking banal sa aking, no? Iyaon sa akin sa pamamagitan ng hain. No, pisanin na niya ang kanyang banal. Iipunin na niya ang kanyang banal, no? At hindi kukunin kung di ititira. No? Ang kukunin niya sa lupang ito, yung mga hindi maliligtas. Kaya nga, kailan mangyayari ang secret rapture? For the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangels, with the trump of God. Yeah, kapag darating ang Panginoon, mayroong audible evidence, no? With a shout, no? Mayroon tayong maririnig, no? With the voice, mayroong tinig ng archangel, ang archangel si Jesus Christ ito. Mayroong trumpeta ng Diyos ang ating maririnig, hindi tahimik. No? Kapag mayroong secret rapture, wala kang maririnig, hindi po 'yun totoo. No? And He will send His angels with the great sound of trumpet, no? Ipapadala niya ang kanyang mga anghel, mayroong tunog ng trumpeta.
Ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito tahimik, mayroong tunog ng trumpeta. And they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. No, igagather na nila. Ang pagdating ng Panginoon, hindi ito wala ng second chance. Ang pagdating ng Panginoon, this is the gathering time. Ihiwalay na niya ang maliligtas at saka hindi. Maliban sa audible evidence na ating makikita, kasunod, there will be a visible evidence. No? Ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito sekreto. Bakit hindi sekreto? Lahat makakakita sa Kanya. Saan natin mababasa? Revelation 1:7. Behold, He cometh with the clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, and all kindred of the earth shall wail because of Him. No, mapapansin niyo, tingnan niyo, no, behold, He cometh with the clouds. Darating siya kasama ang mga alapaap. At yung alapaap, hindi ito literal. Ang mga alapaap na tinutukoy dito ay mga anghel. He cometh with clouds. Kasama niya ang mga anghel. At hindi lang yan, every eye shall see Him. Makakita ang lahat ng mga mata. Bawat mata makakakita sa Kanya. Kasi nga, hindi sikrito. Kung mayroong doktrina patungkol sa secret rapture at yung kukunin lang ang makakakita, hindi po yung totoo. Sapagkat makikita ng mga masama, makikita ng mga maliligtas kapag dumating ang Panginoon. Kaya the same Jesus, you know, natin na itong nagagamit. So sa Marcos 3:26 at 27, and then shall see the Son of Man, no? Mapapansin ninyo? Then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Makikita ba natin si Jesus Christ? Yes. No? They see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then shall He send His angels, shall gather together His elect from when? From the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. No? Apat na sulok. Bakit mayroong heaven? Kasi aakyat ang mga maliligtas sa langit. Kaya nga, apat na sulok ng mga langit, sasalubong sila sa Panginoon. Sabi sa Apokalipsis 19, siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Mayroong pangalan kang mababasa, mayroong kang pangalan na makikita. Kaya mapapansin ninyo, ganun ang pagdating ng Panginoon. Kapag mayroong dumating tapos sikrito, babala ni Jesus Christ, huwag kang pupunta, huwag kang maniniwala. Kapag mayroong maniniwala tungkol sa secret coming ng Panginoon, that is not biblical. No, every mountain and islands was moved out of its place. May mga islands na mawawala kasi mayroong malaking lindol, na mangyayari, sapagkat mangyayari muna ang seven plagues bago ang Panginoon dumating. There will be a supernatural evidence. No? Hindi lang visible, audible, literal ang pagdating ng Panginoon, mayroon pang supernatural evidence. Bakit supernatural evidence? Kasi lahat ng mga nasa libingan, maliligtas na nasa libingan, lalabas ang mga maliligtas. Supernatural, there is a power kapag siya'y dumating. For the Lord Himself will descend from heaven, and the dead in Christ shall rise first. No? Ang unang lalabas sa libingan, yung mga nananampalataya kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we all be changed. No? Sabi ni Apostol Pablo, isasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. No? Ipaliwanag ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog. Ang pagtulog na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung kamatayan, pagkamatay. Hindi tayong lahat mamamatay. Ngunit tayong lahat babaguhin. Kailan yan mangyayari? Sa pagdating ng Panginoon. Sa 52, in a moment, in a twinkling of an eye, when the last trump, ang huling pagtunog ng trumpakakak. Sapagkat tutunog ang trumpakakak at ang mga nangamatay ay mga bubuhay will be raised incorruptible, hindi sa walang kasiraan. And we shall be changed. Paano babaguhin ng Panginoon?
sa isang sandali, sa isang kisap mata. Babaguhin niya ang mga matanda, magiging bata. No? Walang aakyat sa langit na kulubot ang mga balat, sapagkat kapag babaguhin na ng Panginoon, ang corruptible magiging incorruptible. Ang mortal body magiging immortal kapag dumating ang Panginoon sa huling pagtunog ng trompeta. No? Ang mga patay mabubuhay sa salubong sa Panginoon, yung mga maliligtas. Pero yung hindi, mananatili silang patay hanggang matapos ang 1,000 taon. For this corruptible must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality. Dito pa natin natin ang immortality. Ibibigay lang ng Panginoon, ibibihis lang ng Panginoon ang immortality. Kailan yan mangyayari? During the second coming of Christ. Kaya nga hindi sikreto. Kasi maranasan mo na mababago ka in a twinkling of an eye. Habang makatitig ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng pagbabago. No? Hindi sikreto ang pagdating ng Panginoon. There will be a recompense evidence. No? Ang pagdating ng Panginoon, ito yung kanyang paghihiganti. Bibigyan niya ng gantimpala ang lahat ng mga tao. Sabi ni Apostol Juan sa Apokalipsis 22:12, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay sa akin. Dala niya ang ganti upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang pagdating ng Panginoon, ito po'y pagbigay ganti. Dala na niya ang ganti. At hindi po ito sikreto. Hindi po totoo na kapag darating si Jesus Christ, kukunin ka, bigla dadalhin sa langit. Ito po'y maling katuruan. At yung doktrina na yan ay kinuha yon ni Halinsey sa katuruan ni Francisco Rivera patungkol sa Antichrist na in the future. No? Kasama yon sa turo ni Francisco Rivera, isang Jesuit na kinukomisyon na i-counter nila ang gawain ng Protestantism, no, sa kanilang Reformation era. Ngayon, mapapansin ninyo sa this is size 27, no, recompense evidence, mayroong pagbigay ganti kapag ang Panginoon ay darating, sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, no, nakasama ang mga anghel, ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa pagdating ng Panginoon, bibigyan na niya ng kagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sila ba'y maliligtas? Sila ba'y hindi? Ngayong gabi, at dito matatapos ang ating talata. No? Sa lahat ng ating pinag-aralan, wala pong nakasulat sa Biblia na ang pagdating ng Panginoon isang sikreto. Lahat ng nakasulat sa Biblia, ito po'y literal. Ito po'y kung paano siya ang kanyang pag-akyat, ganun din ang kanyang pagbaba, makikita sa lahat ng mga mata, no? Mayroon pong audible evidence, maririnig, hindi tahimik ang kanyang pagdating, no? At higit sa lahat, mayroon mabubuhay ang lahat ng mga maliligtas na mga patay at mababago din ang lahat ng mga tao na aakyat sa langit. No? Ito na pag-aralan natin. Pero sa huli nating talata, aking nais ko sa inyong babasahin ang nakasulat sa Isaiah. At dito tayo magtatapos. At sa kaarawan na yon, sa salubong ang lahat ng mga maliligtas kapag siya'y dumating. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito ang ating Diyos. Hinihintay natin siya, ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Napapansin ba ninyo mga kapatid, ang mga tao na maliligtas, sila ba'y nabibigla katulad ng magnanakaw? Hindi. Mayroon pong mga iilang pangyayari kung ating titingnan ang talata. Una, na pangyayari kapag dumating ang Panginoon, hindi po sila nabibigla. Bakit sila hindi nabibigla? Ito yung kanilang sasabihin sa araw na yon. Narito ito ang ating Diyos. Una, kapag dumating ang Panginoon sa mga grupo ng maliligtas, una, kilala nila ang kanilang Diyos. Sasabihin ng mga maliligtas, ito ang ating Diyos. Mayroon silang relasyon sa pagitan nila at sa kanilang Diyos. At ito yung kailangan mo ngayong gabi.
ang Panginoon na darating, hindi po ito sikreto. Siya po'y darating sa huling kapanahonan, huling yugto ng ating planeta. At ang kanyang pagdating, wala ng second chance. Ito na yung paghihiwalay sa mabuti at masama, katulad sa kapanahonan ni Noe. No? Mahiwalay ang mabuti at masama. Sa katulad sa kapanahonan ni Lot, ihiwalay ang mabuti at masama. Ngunit ang grupo sa maliligtas, kilala nila ang kanilang Diyos. At ngayong gabi, bago natin ito tatapusin, ang Panginoon nag-imbita siya sa isang relasyon. Nagnanais ang Panginoon na bago siya darating, maranasan mo na ikaw ay makikilala. Makikilala mo siya at makikilala ka ng iyong Diyos. Mayroong relasyon sa pagitan ninyo, ikaw at ang iyong Diyos. Naghihintay ka sa kanyang pagdating. Kaya nga sasabihin sa mga maliligtas sa araw na yon, ito ang ating Diyos. At ano pang pangalawa nilang sasabihin? Hinihintay natin siya. No? Tandaan ninyo, ang langit hindi po ito lugar na aksidente o by chance o sulagma na ikaw ay makapunta doon. Ang langit ay inihanda ng Diyos sa mga taong naghahanda papunta sa langit. No? Hindi po ito aksidente na makapunta ka doon. Paghandaan mo ito. At ang paghahanda, ito po yung paghihintay mo sa Panginoon. Maghihintay ka sa Kanya na hiwalay sa kasalanan. No? Iwanan mo ang lahat ng uri ng kasalanan. At pangatlo, anong sasabihin? Ililigtas niya tayo. Ang kaligtasan dito na tinutukoy sa mga maliligtas, ito po yung pangatlong hakbang sa kaligtasan na pinapaliwanag ko sa inyo, yung glorification. No? At magiging glorified body na kaligtasan. Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, hinihintay niya tayo. Hinihintay natin siya. Tayo'y matutuwa, magagalak sa kanyang pagliligtas. At ito po yung ultimate na kaligtasan ang inaalok ng Panginoon, ang kanyang pagdating. Sana ngayong gabi ating natutunan ang isang katotohanan. Maraming mga katuruan sa Biblia. Alam ninyo, sa ministeryong ito, ano ang aking mithiin? Ay gusto kong ipapakita sa inyo ang tamang katuruan ng Panginoon. Alam ninyo, kung hindi ninyo matutunan ang tamang turo ng Panginoon, hindi ninyo siya lubusang makikilala. Maraming nag-iinterpret sa Biblia na hindi biblical ang kanilang pag-iinterpret. Sarili nilang basihan ang kanilang pangunawa. Kaya nga minsan sa kanilang pag-interpret sa Biblia, mayroong mga kontradiksyon. Pero ang Biblia, hindi po ito kontradiksyon. Sana ngayong gabi natutunan ninyo ang isang paksa. At marami pang katotohanan na aming ipapahayag sa inyo sa huli naming mga topic, aming ipapaliwanag sa inyo ang mga iba pang mga katotohanan na kailangan ninyong matutunan. Maraming salamat sa inyong pagtunghay sa ating paksa ngayon at abangan ninyo ang ating katuruan tungkol sa counter-reformation. No? Bakit nabubuo ang ganitong doktrina? Saan ba ito nanggagaling? Inyo itong maunawaan sa susunod nating paksa. So tayo po'y yuyuko sa isang panalangin at ngayong gabi ipanalangin kita sa magiging kasama ko. Maraming salamat po Ama sa gabing ito na inyo pong pinagkaloob na aming maulit, inuulit ko ito ang paksang ito na tatapik na ito namin ni Brother Noel. Pero hindi ko nabigay ang buong mga talata na nais naming ipapaliwanag. Nais ko Panginoon na kapag kanilang pag-aralan, ang secret rapture, mayroon po silang mga referensya sa Biblia. At sa gabing ito, aming binibigay ito uli sa madla. At nagnanais ako, Panginoon, na habang sinasaliksik nila ang katotohanan, makikita nila ang mga ebidensya sa Biblia. Kayo po'y malapit nang dumating. Ngunit may mga katuruan na mayroon pang second chance kapag mangyayari ang leave behind jury. Na ang mga taong hindi makakasama sa secret rapture, mayroong matitira, mayroon pa silang second chance. At hindi po ito totoo na inyong bibigyan ng second chance ang mga maiiwan, hindi po ito biblical na doktrina. At umaasa ako ngayong gabi, Panginoon, na kanilang matutunghayan na ang inyong pagdating, hindi po ito panahon ng second chance, kundi panahon na ito ng paghihiwalay. Umaasa ako, Panginoon, na inyong ipagkaloob ang pang-uunawa. Tulungan ninyo sila na makikita ang liwanag ng inyong mga salita. Na sa araw-araw nilang pamumuhay, kayo ay nagbibigay ng second chance na sila po'y mamumuhay na hiwalay sa kasalanan. Sila po'y mamumuhay na magiging handa sapagkat kayo'y darating na walang nakakaalam.
Ngunit sa mga taong naghahanda sa inyong pagdating, sila po'y hindi mabibigla. Katulad ng madatnan na kagaya ng magnanakaw. Umaasa kami, Panginoon, ang katotohanan ng ito magiging ilaw, magiging liwanag sa daan ng aming paglalakbay habang aming hinihintay ang inyong pagdating. Salamat, mga Ama, sa inyong katotohanan, sa inyong mga salita na aming natutunan ngayong gabi. Pagpapalain ninyo ang lahat naming nanonood, mga Protestant na naniniwala sa secret rapture, sana mamumulat ang kanilang mga pang-uunawa. Bibigyan ninyo sila ng kalakasan, saliksikin ang inyong mga salita, paniniwalaan ang tama, at magdesisyon para sa tamang pananampalataya. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.